Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kabiskada. So yun, isang panibagong vlog at content na naman ang gagawin natin ngayong araw. At dahil marami sa ating nagtatanong kung saan nga ba yung binlog natin na nagpo-produce ng mga magaganda at malulupit na beta. So ayan, dumayo tayo dito guys sa may Tropical Avenue sa BF Homes Las Piñas na kung saan, kung napapansin nyo, ayan, yung maliit na kubo na yun sa likod. Yan, dyan naglalaman ng mga ganda at mga quality at mga show type na beta. So tara! Samahan nyo ako ngayong araw para libutin natin kung ano yung mga makikita natin beta dito. Let's go! So yun mga kapiskada, isang magandang araw ulit sa inyo. So eto nga yung na-vlog natin siguro mga 6 months ago na kung saan, kung makikita nyo, ayan yung mga sample ng beta nya. Ayan o. Oh. So, pauna pa lang yan guys, so pakita ko lang muna sa inyo. Tapos libutin natin dito yung mga dating pinakita ko sa inyo na kung saan dito yung mga reptab na nakatambak yung mga marami niyang beta. So silipin natin dito. Okay, kasama natin, ayan. Ito yung breeder ng mga beta, ayan, Joyed Cruz. Ayan, no? Joyed Cruz nga pala mga kapiskada. Ano bang mga ano natin dito ngayon, maabutan natin mga beta mo dito? Ito mga, mga pem. Ito mga female to, ano mga dito. Ayan, breeder. Mga breeder to, mga selo pa yung iba. Ayan, no? So tingnan nyo guys, ayan, no? Boom, tingnan nyo yun, gawang joy, baka Joyed Cruz yan. Ayan, no? Tingnan nyo naman, no? Grabe naman yan. Saka yung mga ano, molting pa yung mga iba kasi minix ko yung mga junior resistance. May mga bago pa dyan, ano? Oo, mga bago. Yung iba nagmumult pa. Pero kita nyo mga piskado, oh. Yung mga kulay dito. Dito ko po sila nilalagay kapag ano, kapag yung kinokondisyon ko sila bago i-breed. Bago i-breed? Para yung mga eggs nila mas magiging healthy. Tsaka mas maraming pinuproduce, ano? Ayan, oh. So, para yung mga prey, mabilis ay yung mga prey kasi mas malakas sila pag mga healthy yung parents. Oo, ayan, no? Pagka, kumbaga bago isa lang, kumbaga condition na condition. Ito mga multi. Ayan, no? Ito mga, may mga multicolor pa dito, guys. Ayan, no? Yun, ayan, ayan, no? Kita nyo yan, guys, oh. So, dinadakot-dakot lang sa dami. So, kung makikita nyo, ayan, no? So, yung mga pang-out ko naman, halos madami na kasing, ano, araw-araw na may kumukuha dito, kaya mabilis maubos po yung mga beta ko. Oo, oh, ang isa pang napansin ko nga dito, nung last time dito may cover pa siya, tapos maraming mga reptab dito. Dahil maraming kumukuha sa kanya at nag-o-order, so meron pa rin tayong maaabutan dito guys, kaya bisitahin nyo, sumipat na kayo dito. Ayan o, oh. Yan makikita nyo yung mga iba-ibang kulay dito guys. Ito, ito Babs, mga ano to, no? Mga HMPK lahat, no? HMPK po lahat. Mga HMPK lahat yung makikita natin beta dito. Tapos ito, meron pa siya dito ng mga ito batab. Tingnan natin yung mga iba kasi ito dito mga ano pa juvie size. Size. Mga juvie size pa to guys, ayan no. So madami rin yan. 500 plus to siguro. Mm-hmm. Malapit nang ma-jar to. Pero mapapansin niyo mga kapiskada, kahit ganito nasa outdoor siya, ayan no, malinis at malinaw pa rin yung tubig kahit may mga dumi doon sa ilalim kasi gawa nito may mga plants. So na-absorb niya yung mga ammonia diyan pero goods pa rin sa mga beta, ayan no. Kahit wala nang water change yan, pag kumunti yung tubig, dadagdagan na lang. Ayun no. Tapos may mga aso-asola pa dito, ayan saka, no. Saka mas maganda yung beta, mas healthy sila pag hindi sila nagagalaw o di kaya nabubulabog yung tahanan nila. Parang nasa wild na rin sila, no. Ayan no. Alam ko din marami rin sa ating nagtatanong kahit nag-PM dun sa vlog na ginawa natin. Contact number para ano, in case na may order sa'yo. Yung contact number ko, i-attach na lang sa ano. Oo, ilalagay natin dito. Tapos, yung FB page niya na rin dito para dun sa mga inquiries niya mga kapiskada. I-PM na lang po ako. Ayun. Magbibigay ako ng sample yung mga laman pa yung mga natitirang mga beta ko dito. Oo, ito, yung napapansin nyo, marami pa rito mga ginajarin siya dito. May mga bote-bote. Ito yung mga natira, pero madami pa. Oo, so hindi lang to basta bote lang yan. Ito, gaya nito. Ito lang yung lagayan kasi naghirap yung lagayan pero tignan natin yung tingnan natin laman. Yung mga laman yan pero kahit ganyan yung lagayan, tingnan natin yung sample dito guys. Kasi dito niya ginugroom. Ayan guys, oh, tingnan nyo. Boom! Tingnan yung lagayan pero yung laman, no? Boom, mamo! Ayan, no? Pero ayan lang yung lagayan niya, no? Kita tapos nyo. Yung beta naman, kung gusto kong palakihin ng XL, kahit oo. Ordinary ano lang sila, ganito. Pero so, ito, junior size pa lang to eh. Ito. Ayan. Ayan natin, ano, palabasin kung anong itsura. Oh, eto, kumbaga, the more na mas malaking lagayan, Pops, mas maganda rin yung ano. At saka ilalabas mo na din to kasi may nag-order ulit sa akin ng, ano, ng yellow base na Hellboy. Oo. Oh, ilan ang nandiyan? Isa lang isa din. Lang po. Oh, ito grabe. Dito niya ginugroom yung ano, tsaka pinapakondisyon, oh. Malaki din. Tingnan natin dito. Ayan, oh. Ayan naman, guys, oh. Boom. Grabe, ang ganda ng kulay nito, Pops, ah. Yan po. Anong string yan? Import line yan. Import line. Yellow base na Hellboy line. Yellow base na Hellboy line.
Pagka ganyan, magkano yung out mo niyan? Ito, 1.5 ang isang piraso to. 1.5 ang isang piraso? Oo. Oh. Ilalagay natin sa ano. Tingnan natin mamaya yan. Tapos dito, kung mapapansin nyo, ito nga yung mga ibang bote-bote na ginagawa nyo dito. So dito niya ginugroom at yan o, pinapaganda yung mga beta kasi dito kalimitan sa mga ganitong tub, mas malawak yung swimming space ng mga beta at mas good sa kanila yan. Tapos, lalagyan niya ng mga plants para, yun nga, kahit hindi na siya nagwa-water change, eh okay pa rin sa mga beta niya dito. So ito yung napansin natin dito, nung nakaraan na na-vlog natin, meron ditong dalawang pond. So dito naman daw, naglalaman to ng mga guppy. So since mainit ngayon, hindi natin sila gaano makikita. At may mga asola pa dito. So yung mga nandito, ang nabanggit sa atin kanina ay albino pool red guppy. Ayan. Tapos dito naman yung mga iba, may mga selo pa dito ng mga betta fish. So ayan yun. Tapos mamaya papasok tayo dito sa loob para silipin yung mga klase ng betta na meron siya. So dito guys, ayan o, yung gilid lang ng kanyang barracks dito. So meron pa rin siya dito mga ginugroom ng mga betta. Makapansin yung mga naka-wilkins sila. Gaya na sinabi ko, kahit mga walang water change na yan, eh good na good pa rin yan. Kasi nga, may mga plants. Ayan. So mamaya, kukuha tayo ng mga sample dito para ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung mga betta nandyan. Let's go! Ayan guys, meron tayo ditong sample dito. Ayan o. Yung galing dyan sa mga Wilkins na yan na nakalagay. So ito is junior size pa lang. Pero intense na yung kulay kung mapapansin nyo. Ayan o. Kukuha pa ako. So ito, yellow base hellboy. Yellow base hellboy. Ayan mga kapiskada. Tingnan nyo naman, junior size pa lang pero yung kulay intense na. Tapos ayun pa yung isa. Ayan o. Etong isa, ano naman to? Same lang. Same lang din to. Oh, ayan. Ayan o. Pero magkaiba ng kulay sila, Pops. Ganyan talaga, may lalabas na ano, magkaiba yung ano. Ah, okay. So ito pares male to, no? Oo, meron din yung naglabas na pure na yellow. Yung kapatid yan. Mga ito, mga ilang buwan na to? 2 months may gig pa lang yan, Pops. 2 months pa lang to? Oo. Grabe, 2 months pa lang to guys. Ayan, pero tingnan nyo kung gaano kaganda yung kulay. Oh. Para sa kalaman ng lahat, Pops, ano ba yung magandang diet pagka yung sa mga ginugroom mo na ganyan? Sa akin po kasi, dahil itong makikita nyo yung kung paano ako mag-groom, kung magpalaki ng ano, 1 month pa lang yung ano, yung beta, kahit ang gender pa yan, nilalagay ko na sa gaito. 1 month pa lang nilalagay mo na dito, kahit ang gender pa. Tapos yung pakain ko, Chubipex. Chubipex? Oo. Pero yung tip, yung ano ko yan, pakain ko, hindi yung araw-araw, every other day. Every other day. Anong kahalaga nun? Bakit hindi araw-araw yung pinapakain sa kanila? Araw-araw kasi doon sila nagkakaroon ng ano, mga ibang sakit, mga bloated. Ah, nagiging bloated. So, kumbaga, lagi mo siyang pinapakain araw-araw, hindi yung agad-agad lumalaki. Hindi yung mga iba nababansot sa ano, kasi yung chan lang yung lumalaki. Lumalaki lang yung chan. Oo. So, yun pala ang magandang technique doon, na pag sa mga ganitong setup, hanggat maaari, every other day ang pakain para at least, kumbaga, mas nakakapagtunaw sila ng maayos. Pero ito, may talisay, halaman. Oo, yung mga tubig, kung mapapansin nyo kung bakit din ganyan yung kulay, nilalagyan niya rin ito ng ano. Wala na ding water change to. Wala nang water change. Basta pag kumunti yung tubig, dagdag na lang. Talisay extract, meron na yung mga yan. Pops, no? Ayan, oh. Sa indoor, ang gagamitin sa indoor, ano, talisay extract. Talisay extract, ketapa. Pero pag ito na mala outdoor ang itsura, kasi naarawan to eh. Talisay. Talisay na dahon talaga. Oh. Ayan, na ito, gaganda pa, mag-i-intense pa yung kulay, gaganda pa. Pero ito, mga junior size, pwede na rin i-out to, mga ganito. Oo, pwede na. Ito pa, ibang klase guys. Ayan, ayan. First time lang may ilagay sa ano yan, data tank. Oh, ito, hindi pa siya, galing siya dito. Ayan, galing siya dyan. First time niya lang dito na maano sa beta tank mailagay. Pero tingnan niyo guys, oh. Water shock pa yan, pero mamaya yan. Magpi-playering na nung gusto. Oh. Ayan.
tayo dito mga ito breeding mats na to, ano? Oo. Eh pag mga ganyan eh mga in-out mo rin to. Oh, in-out ko lang. Magkano yung price niyan, Pops? Naka-fix sa 500 pag ganyan naka-quality. Tingnan niyo naman, guys, 500 pesos pero yung kulay at yung quality, tingnan niyo naman. Pag na-breed niyo pag lumabas ng ganyan, ayun, oh. Sulit din yung pera niyo. Mm-hmm. Pag gin-invest niyo, ah. Oo, kung mag-invest kayo. Tsaka, ito kasi, kumbaga, pasok pa rin yung price na binibigay. Pero quality naman yung kulay niya, tsaka yung strain na nandito. At yung marami pa kayong pagpipilian. Ayan, oh. Itong isa. Babae yan. Babae. So, ito guys, oh, papansinin nyo dito. Ayan, oh. So, yung mga kulay ng beta dito. Tingnan nyo naman, guys. Ayan, oh. So, worth it na rin yung ibabayad nyo sa ganda ng beta na makukuha nyo, mga kapiskada. So, marami pa dito. Oh, ayan, oh. Token. Ayan o. Ito o. Meron pa rito. Pansin nyo. Ayan. May mga ano na to. May mga ready to breed na rin to. Eh. May mga egg na rin o. O. Tingnan nyo naman guys. Anong strain ng beta yan, Pops? Multi-galaxy. Ito yung parang trademark mo noong una. No? Ah, ayan o. Ito talaga. Tapos in-evolve nyo ng in-evolve. So nagpalabas pa siya ng mga iba't ibang klase ng kulay. Ayan o. Mapapansin nyo dito guys. Ayan o. Kung gaano kadami yung mga beta na pagpipilian nyo. So ayan o. Mapapansin nyo. Ayan o, madami. Ito, ano to ah? May pagka-violet tong isa na to ah. Anong ano to, Pops? Galaxy din yan. Galaxy din to. Ayan o. May lahing ano yan, yung lavender ko dati. Lavender, oo, oh, yan o. Ito, Pops. Ito. Ba, solid din to ah. Anong ano naman to? Capernemo. Ayan o, tinan natin to. Babae yan. Female to. Female pa lang to, pero tingnan mo guys. Grabe oh, tinan yung mga kulay. Alas dito ko lang din nakikita kaya sarap dumayo dito kasi may mga beta na dito nyo lang din makikita na wala rin din sa mga iba kasi may mga sariling breed din to si ano eh. Ito may parang joyed yan. Yan po, tinan nyo. Dinadakot-dakot na lang oh. Yan oh, tinan nyo. Gaganda. Intense na intense yung kulay. Yan. So pumunta na kayo dito. Tropical Avenue sa may BF Homes Las Piñas. Ito naman, wild beta. Na junior. Junior size na wild beta. Ayan oh. Ayan, sa mga naghahanap dyan ng mga wild beta, ayan. Embellis, meron din dito. So, pagka, ang kagandaan dito, pag bumisita kayo, may mga freebies yan. Kung gusto nyo kumuha ng mga halaman, ayan. Ayan, bibigyan na kayo ni, ano, parang Joe dito. Ito po, oh. Ayan, sabi ko sa inyo, dadakot-dakot lang kayo, kayo napipili dito eh. Kayo napipili kung anong kulay gusto nyo, ayan, oh. Marami dito, ayan, oh. Dito, Pops, mga tansya mo, mga ilang betay na andito? Mga nasa hundreds naman. Hundreds lang. Mga 6 to 7. Siguro. Ang dami kasi. Yung mga iba nasa ilalim eh. Ayan o. Oh. Mapapansin nyo guys. Ang gaganda ng mga kulay ng beta niya dito. Yung iba nga lang mga nagmamold pa. Ayan, oh. Kayo na lang bahalang mag-groom. Ito tingnan nyo to. Oh. Tingnan nyo naman yan guys. Ayan o. Oh. Mm. Solid na solid. Boss, dito Pops. Pag may mga gusto magpa-deliver. True Lala Move pwede. True Lala Move lang. Pwede kayong mag-walking na lang. Ayun, isa pang maganda, kung kayo mga taga Las Piñas lang kayo at malapit kayo sa location, mas maganda si Pati nyo na lang, no? Kapag mag-walking kayo, sigurado may freebie kayo. Iyon. Uuwi kayong ngitian. Oh, minsan, ito matindi rin, eh, nagbibenta to. Pag may bumili sa kanya, mas lamang yung freebies kaysa sa binili. Ayan, no? Oh. Ito pa, oh, silipin natin to guys. Ayan, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo, guys. Ito, oh, nagkalat yung mga guppy grass. Ito po, oh. So marami, iba't ibang klase yung mga nandito. Patayan po. O, di ba? Worth it yung mga ibabayad nyo. Halos igugroom nyo, pwede nyo pang i-entry ng show yan. Ayan o. Oh. Ginajari niya talaga yung best of the best na mga beta. Tapos, pagka may mga bumibisita daw dito, ayan, ina-offer niya rin yung mga magagandang beta niya. At sila na rin bahala kung ano yung mga pipiliin nila dito, no? Kasi marami, no, Pops, no? Madami. Mga ilang buwan sila dyan pag galing dito sa ano, pag igugroom mo talaga? Ito, 1 to 2 months. Depende kung mabilis lang ano kung nasipat ng bibili kung nagustuhan. Oo. Dito na. Ah, kasi pero minsan hindi nabibili nandito. Nandiyan pa rin, no? Mga magagandang mga beta wala sa video kasi 'yon. Oo. Hangga't nandito lang sa ano hindi nakukuhanan ng video. Oo, kasi kalimitan yung mga iba na hindi na namin naka-capture. Nandito 'yan. Kaya kung tip ko sa inyo pag pupunta kayo, ito yung mga tingnan nyo. Yung mga nandiyan sa mga bote-bote na 'yan kasi diyan nakatago yung mga magagandang beta niya. So ayan, dito tayo ngayon guys sa barracks ni Pops Joed, ayan. Tapos kung makikita nyo, nandito yung mga MP cut battle na may mga beta rin niya, ayan. So ang laki rin ng pinagbago kasi nung mga nakaraan, tambak to halos. Talagang sa dami ng umu-order, ito yung mga naiwan. Pero lahat, mga quality at mga goods pa rin yung mga beta nyo nandito. Tsaka yung mga nandyan. Ito.
So, ito yung mga ibang sample niyan, guys. Ayan, oh. Tingnan nyo naman. Tapos, ito. Meron siya ritong yellow base. Ito yung kanina, yung yellow base. Ganyan din, kapatid din niya. Ah, kapatid din ito. Tapos, ito naman. Ayan, multicolor. Ayan, oh. Ito yung mga ganito, magkano mo in-out yung mga ganyan? Yan, 1.5 yan, pares. Pag ganyan naka-intense talaga. Pag ganito kaganda. Pero, ang anak yan, lalabas, halos ganyan na. Mm-hmm. So, ito, 1.5 ang pares nito. Ayan guys, so tingnan nyo naman kasi kung gaano kaganda. Ayan o. Siyempre, kung mag-i-invest na lang kayo at magta-try kayo mag-breed, mas maganda, dito na kayo sa mga magagaling na breeder natin para sulit din yung mga iaanak. Ayan, tingnan nyo kung gaano kaganda. So, 1.5 yung pares na ito, na multicolor, no? Oo, multi. Tapos, ito naman, yellow base, magkano yung ganito? 1.5 din. 1.5 yan. Male lang. Male lang yun. Oo, ito kasi, ayan o. Ganda ng kulay nyo. Mga import line, ayan. So dito guys, sa rack na to, ito makikita nyo yung mga beta tang na naan dito. So ang pricing ng mga beta na nandito, nag-range at nag-i-start sa 300 pesos. So ito daw yung mga tagti 300 pesos nya. Ayan. So kayo na lang din mamimili dito. So yung iba may tagpa 500, yung mga magaganda na nakulay dito. Ayan. So tagpa 500. Tapos ito yung kaninang pinicture natin na yung male. Yung yellow base na to ay 1.5 yung male. The rest 500 na yung mga ganito. Ayan. Mga pen ko dyan sa baba na ano. Ayan. Mga hellboy, red base hellboy na 200 mga babae natin. Oh, may mga female pa daw dito na mga tagto 200. Ito yung sa baba. Red base yan yun, hellboy. Hellboy na red base. Ang gaganda nga rin eh, no? Pero by ko lang yung... Ayan. So ito, mga tagto 200 lang to dito guys. Mga female. Ready to breed na to. Kung mapapansin nyo, ang lalaki na rin ng tiyan eh. Ayan, oh. Kayo na lang mamimili dito guys. Ayan. So, mas maganda kung pupunta kayo at masipat nyo rin ang actual yung mga betan dito ni Joed. Ayan. So, guys, ito, meron tayong mga kinuwang sample. Ito yung mga nandun kanina sa reptab na kinukuha na natin ng top view. Pero, iba pa rin talaga pag nandito sila sa mga show tank. Ayan, o, ayan, tingnan nyo. Kita nyo naman kung gaano kalinis kaganda yung mga kulay yung mga yan, o. So, ito, Paps, mga magkano yung benta natin dito? Mga 5 each ang isa. 500 each lang, pero kita nyo... Kung sa material lang yung kailangan nyo, pero tingnan nyo naman, oh. Ayan, oh. Yung 500 nyo, talagang sulit na rin, ayan, oh. Sa makukuha nyo. HMPK, pero sa kulay, ayan. Yan yung mga laking, ano, dark water. Gaganda. So, dito nyo lang makikita kay Joe Ed yan, kaya bumisita na kayo dito. Maraming variety pa yung pagpipilihan nyo. Ito, yung mga sample lang to, guys. So, hindi lang natin may isa-isa gawa nang nandun sila ngayon sa mga reptab, ayan. Tingnan nyo naman, sa 500 nyo, pwede nyo nang i-groom, tapos yun nga. May mga chances na pwede nyo isali ng show yan, guys. Ayan. Kabishkada, no? Ayun nga, kung mahilig ka sa mga beta at naghahanap ka ng mga materyales pagdating sa pag-breed ng beta, bumisita na kayo dito. Located lang to sa may BF Homes Las Piñas. Ayan. So, marami kayong pagpipilian dito na beta, mga kapishkada. At bukod doon, mura rin yung mga makukuha nyong beta. Pero quality, mga kapishkada. So, ayun nga, dito ko muna tatapusin yung ating vlog. At kung bago ka pa lang sa channel ko at mahilig ka sa mga ganitong content, mga kapishkada, please like, share, and subscribe. At click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga future vlogs natin. So, ayun, maraming salamat. Sa mga magpapa-shoutout, comment down below para ma-notice natin yan. So, ayun. Till the next vlog. Enjoy lang natin yung ating hobby. Ayan. Happy fishkeeping. Peace, yo. Let's go!